Good morning, welcome to George Girls muli. May service po tayo ulit. Ang unit ngayon ay Hyundai Accent CRDI. Okay. So, gagawin natin is change oil. Gamit natin ay 5W40 for diesel engine. So, 10,000 kilometers or 1 year po yung interval ng change oil nito. Tapos, magpapalit po tayo ng ating air cleaner. Air filter, tapos cabin filter sa aircon, tapos kailangan natin dyan oil filter nya 004 na big. Tapos ito yung pantanggal ng ating oil filter, 27mm na socket, tapos extension. Tapos ratchet saka 17mm para sa drain plug. Okay guys, umpisa na natin. Tara. Okay guys, start na tayo. So una, buksan mo natin ating oil filter cap. Tara. Maganda yung drain niya pag inopen yung drain plug sa baba. Ayan. Okay naman, wala siyang mark ng water. Tapos yung ating dipstick, iangat lang natin. Ayan. Okay. So, yun. So, medyo mababa ang accent. So, kailangan natin mag-jack. Jackan ko muna para maka-access tayo dun sa baba. Ayun. Okay. Na-jack na natin siya. So, pwede na tayong makapasok sa ilalim. Umangat na siya bagya. Ito yung ating drain plug. Guys, ito siya. Ayan, ito sa transmission, ito sa engine. Ayan, huwag tayo magkamali dyan. Okay guys, buksan na natin ating drain plug. Ito, so gamit dyan is 17mm na socket, tapos ratchet. So yun. Ayan, pipitikin lang natin siya. Yun o, madali lang, malambot lang yan. Ayan, pwede mo na siyang kamayin ngayon. Ayan, mga gusto mag DIY ng chainsaw wheel, madali lang to. Ayan, malambot lang yan, isang pitik lang. Oh, ready na yung panahon natin sa baba. Ayan ang wheel natin. Mahaba-haba ang drain plug nito. Yun. Kita nyo guys, medyo maitim na to. So, ito kailangan na talagang i-change sa well to. Yan. Ang tinakbo nito guys is ngayon is 72,000 kilometers. So, sakto lang siya. 10,000 din yung ano interval nito. Kasi ang gagamitin natin ngayon is fully synthetic ulit na oil. 5W40 for diesel engine. Ayan guys, so sa next natin gagawin ay tatanggalin ng ating oil filter. So ang accent guys, wala dito sa baba ang ano nun, nasa itaas ang ating oil filter. So habang pinapadrain natin to, punta tayo sa taas para mabuksan na rin natin yung oil filter. Okay guys, tapos na tayo sa drain plug. So ating mabuksan oil filter sa accent RDI. Ito yung oil filter niya. Dito siya nakapisto. Ayan. Filter ridge. Okay. Try na natin. Ang pangbaklas dyan guys is ito guys. Kita ba? 27mm na socket. Tapos kailangan mo ng extension. Ayan. Sakto yan. Okay. Pitin na natin. Ayan. Okay na guys. Umikot na siya. Lambot na. So bago yan, kailangan mo na natin luwagat itong cover nya para mailusot natin yung ating oil filter, kasi kung hindi siya katas siya dito, kakalang. Ang gamit dito ay 10mm.
Ayan guys, pinokus ko na siya. Ayan yung oil filter natin. Center clockwise. Inikot na siya guys. Ayan na, pwede na siyang kamayin ngayon. Kagandahan dito sa Hyundai Accent guys kasi nasa ibabaw lang yung oil filter nya. So yun lang, may kamahalan lang yung oil filter nito. Okay, ito na siya guys, oh. Kita nyo, may itim na. Itim. Patuloyin na muna natin siya saglit. Na siya. Oh. Tanggalin mo yung dipstick para hindi siya makaharang. Tapos, ayun. Ayun, lusot na siya, guys. May tsura niya. Yan, guys. Nakikita niyo, may mga langis siya. So, kailangan ubusin natin yan. Gagamit tayo ng, kung wala kang panghigop, yun. Tagain na natin sa basahan o kaya tissue. Ito, basahan. Yung gamit natin, guys. One man team lang tayo guys, walang tagahawak, solo flight ako palagi. Sobrang itim. Wow, dami pa. Okay, try natin yung tissue guys, medyo mas ma-absorbent po. Ayun o, dali niyang sinipsip yung oil. Yung kunting-kunti na lang. Kailangan maubos natin yung lumang oil dyan. Yun o, piraso na lang. So, pagisingan natin natin. Okay. Yan guys, tuyo na siya. Nalilis na natin lang. Tissue. Oh. Ano na din ang basahan para maubos yung pakikin niya. Okay guys. Tapos na. Ha? Ayan, naubos na natin yung lumang langis. Na tanggalan natin itong rim plug at saka yung oil filter. So tanggalin ko muna ulit yung ating jack. Ayan, para pantay naman ulit yung level ng ating sasakyan. Para madali nang ayos yung oil nya. Tanggal ko na guys. Okay. Magpapadray tayo ng ating oil. So magpapalit tayo ng air cleaner. Linisin muna natin yung ibabaw ng housing bago siya buksan. So dalawang clip lang to guys. Isa, dalawa. Pwede mo na siyang iangat. Ingatan lang kasi nandito yung map sensor. Ito na siya guys, oh. Okay, sobrang itim. Palitin na talaga siya. So, ito naman yung ating bagong air cleaner, air filter. Yan. Layo, di ba? Parehas naman sila. So, okay, ganun lang din. So, bago natin ikasa to, dilinisin ulit natin yung ating housing sa ilalim.
sini mga buhang dyan saka dahon-dahon. Okay. So ganun lang. Ganyan, salpak lang. Yun, pag lumapat na yung filter natin, saklob ito sa likod. Yung saklob lang yan. So, tapos diin. Yun guys, sakto na siya. Ilock mo lang. 1, 2, dalawa lang yan guys. So, ganun lang yung pagpapalit ng ating air cleaner or air filter. So, next is cabin filter. Dun sa may aircon. Magpapalit tayo ng ating cabin filter or aircon filter sa Hyundai Accent CRDI. So dito yan sa may passenger side guys. Tanggalin mo natin ito. Busog lang natin yung upuan. Ayan, para maluwag. Tapos buksan ng drawer guys. Ayan. Tapos may lakyan dito sa gilid. Pa counterclockwise. Ito siya guys. Yun. Kahit yung isa lang, mababa na siya kusa. Yan na yung ano natin guys. Ito siya, yung housing ng cabin filter or aircon filter. So may clip yan dito. I-click lang yan. Yan. Sa kabila meron din, parehas lang. Tingnan natin, napakadumi. So, grabe yung dumi. Guys, ito na yung bago niya. Oh, dumi na. Yung ano, yung gaganong-ganong pa nga yung sabi nila kayo. Oh. Napakarumi. Ito yung bago natin, guys. So, kakasan na natin. Okay guys, yung orientation na ito is pa ganyan. Ang may araw naman yan guys, di tayo maliligaw. Ayan o, airflow. Okay, so ang direksyon ng hangin pa ganyan. So ganyan yung position yan guys, yung orientation nya. Yan, tutok ko lang. Gusto yan, tulak mo lang. Saktong sakto yan guys. So balik natin yung cover nya. Isang kamay nga lang gamit ko guys kasi 1 month lang tayo. Yan. Pasok. Ayan guys. Okay, tulak mo lang. Palak na yan. So ayos lang, ganun lang magpalit ng ating cabin filter. So balik na natin yung ating drawer. Okay, balik na natin yung ating isang holder niya dito. Okay, so guys, may balik ko na. Tapos, tulak mo lang. Ayos na. So guys, ganun lang magpalit ng cabin filter or aircon filter ng ating Hyundai Accent CRDI. Okay, ayos. Papalitan natin ng bago. Yung mga lumang langis nyo. Cleaner. Para madalas yung matanggal. Madali lang siya malinis pag may air cleaner. Malinis na. So tatanggalin natin yung mga o-ring niya.
cargo natin, guys. 0004. Ayan siya. Kasama na rin yung dalawang o-ring saka washer. Ayan. Yung washer para dito sa drain plug. So, papalit na rin natin. Okay. Ayan, tingin sa baba, guys. Alam mo lang yung technique niya. Sisimutin na natin yung mga ano pa. Okay, ayun, malinis na. Sasalpak lang yung bago filter. Yan. Okay, guys. So, malinis na yung housing natin. Saka yung filter. Okay, salpak na natin, guys. So, dito mo siya idaan. Kaya, kailangan shoot mo lang sa guide. Yun. Tapos, untight lang muna. Gamit ulit ang 27mm na socket. Sige. Tapos, ratchet. So, clockwise naman siya ngayon, guys, yung pasikip na naman yung ating pag-install ng ating oil filter. Yan. Lapat na natin, so ipitan natin ang ayos. Sakto lang. Okay na, guys. Ayos. Yan. Okay na. So, ayos na yung oil filter natin. Next is yung drain plug naman sa baba. Kasana natin. Okay, guys. Ngayon, balikan natin ating drain plug. Okay? Ano siya, guys? Kaya hang tight lang hanggang lumapat siya. Para maiwasan yung pagka-lustrate, guys, yung mga maganit. Huwag mong ituloy, kailangan suabi lang kagaya niyan. Yan, o, lapat na siya. So, kamo siya ngayon, gagamitan ng yabe. So, 17mm, guys, ang panghigpit natin dyan. Lamang higpit lang. Yeah. Yun. Okay na, guys. Yan. Okay. Ayos. So, maglagay na tayo ng ating engine oil. Fully synthetic 5W40. Platinum. Okay. Good for 1 year to siya, guys. Pangatlo. Ayan, guys, applicable naman tong ginagawa natin sa halos lahat ng sasakyan. Nakadepende na lang yan sa capacity ng ating langis. Depende kasi sa laki ng ating engine. So dito sa Axit na CRDI, ang capacity nito is 5 liters. Marami pag diesel kasi medyo madami siyang langis kaysa doon sa gasoline engine. Ito yung pang-apat, guys. So ito na yung pang-lima nating litro. Stay.
lang muna ilagay natin, guys. Susukatin muna natin. So, dito guys, nasa tamang level na yung langis natin. Nasa itaas na mark. So, ngayon, paandarin muna natin siya para mag-umikot yung ating langis. Yan. Start muna natin yung ating engine. Tapak brake. Okay. Start. Bye. Okay na guys, start na siya. Ito na yung tinakbo natin, 72,328. So, ngayon, check natin yung ating engine. Ngayon, oil filter, ayos. Walang leak, guys. Maayos. Ayos naman yung andar niya. Tahimik lang. Check natin yung ating drain plug. Sa baba. Okay siya. Hindi siya nag-leak. Maayos. Good. Off ko muna yung engine natin, guys. Okay, para ma-check natin yung tamang level. Okay, check natin ulit yung level ng ating langis. Ayun, nasa baba na siya. Dapat dito siya sa may taas na mark. So magdagdag pa tayo, guys. Ayan guys, inubos natin yung pang 5 litro. Kasi ang capacity talaga ng Hyundai Accent CRDI is 5 liters. So inulo na natin, guys. Ayos na yan, huwag lang sumubra. Natin yung coolant niya, medyo lumampas pa ng kapiraso. So yung yun, okay naman, malinis naman yung ating radiator cap. Maayos. Okay. Tapos yung brake fluid natin. Ayun, medyo kulang ng konti. Washer. Yun, wala na rin laman. Lalagyan natin yan, guys. So, okay na. Start na natin yan ulit. Okay, guys. Medyo pansin nyo, mahina na yung baterya niya. So, malapit na yan. Tinakbo niya, guys. Ayos. Okay, guys. Ayos na yung tinsuwil natin ngayong araw. So, yun the Accent CRDI. So sana guys, may matutunan kayo sa video kong ito. Sana marami pong magsuporta sa vlog ko. Just God's page. Maraming salamat po at kita-kita po muli sa sunod kong mga video. Ayos!